Sa e-riding adventure na ito ay na-experience ko ang tunay na kapasidad at lakas ng aking ARS NWOW na e-bike. Naranasan ko ring matirikan, malubatan gamit ang aking e-bike. Ito na ba ang huling ride ni Pastor Man? Malalaman natin, pero bagong lahat, introduction muna tayo. Opo. Opo. Hi. Nakikichal sana ako, nalobatan ako. Nangan na po, cellphone? Hindi, yung e-bike ko, nalobat. Ay, aya po. Oo, e-bike kasi ito, timo, walang motor. Hey, magandang umaga! Hello! Mga ka-e-rider! Ito ulit si Pastor Man. So, ngayong umaga, tayo po ay pupunta sa Kalamba. Susubukan natin itong mahabang biyahe na to. 60 kilometers mahigit ang ating tatakbuhin. At titingnan natin kung kaya ng ating e-bike na... So, medyo madag-M na naman, sabi ng mga taga-pila. Madag-M! Makulimlim at sigurado ay medyo ulan na konti, pero titingnan natin kahit sa ulan na kung kaya ng ating e-bike. Okay, so I hope yung ating mga setup ay okay naman para tayo ay makabiyahe ng mahusay at ingatan tayo ng Panginoon. So kanina bago ako umalis ay nag-pray muna kami ng aking OBR para gabayan ako ng Panginoon sa aking ride ngayong umaga. Okay, so I hope makarating tayo sa ating pupuntahan ng matiwasay. Tayo ay pupunta sa isang bangko doon po sa Kalamba at titingnan natin ang performance ng ating e-bike kung kaya-kaya niya na makatakbo ng maayos po papunta doon. So, pinol charge natin ito kagabi ng ilang oras upang ang power nito ay makarating sa ating pupuntahan. Okay? Eto na. E-bike pros and cons. Ano-ano mga advantages at mga disadvantages kapag magamit tayo ng e-bike sa ating pag-travel o mag-isang pang-araw-araw na pinupuntahan, sa palengke kaya o sa mall, sa mga kaibigan, malayo o malapit. May 4 letter D's akong ibibigay sa inyo o 4 na mga bagay na nagsisimula sa letter D. Again, disclaimer lang po, ito po ay personal kong opinion at experience sa kalahating taon po ng paggamit ko ng aking e-bike. So tayo po ay papunta na ng Pakalawan. Okay, number 1 is durability. Durability. Meron bang advantage or disadvantage ang e-bike? May tiba ibang maaasahan ng ating e-bike? Siyempre, kumpara sa ordinaryong motorsiklo, mas mahina ang mga piyesa nito. Siyempre, umpisahan natin sa mga piyesa ng ating e-bike.
Una ang gulong. Opo, gulong. Bihira sa e-bike ang makapal ang ply ng exterior nito. Misa na akong na flat tire sa biyahe ko. Buti malapit lang. Ang nakatusok ay nakabaluktot na alambre lamang na medyo may makapal ng konti. Buti na lang, nagpalagay ako ng tar sealant at pilalagay ko sa loob ng mga gulong ng ating e-bike. Kaya noong mapisa ang gulong at inakayit dinala ko sa vulcanizing shop, ay pinahingi lang ko lang nawala na yung butas nito. At hanggang ngayon ay okay pa. Okay, so nakalampas na po tayo ng Palawan, Laguna. Palawan, Laguna. Tira lang tayo sa side. Side-side lang tayo. Ayan. Okay, so hawatan niyo po yung mga halamanan po na yan. Ha, dito po ang bae ay kilala po sa mga bilihan po ng mga pwedeng itanim sa iyong garden. Okay, so mga ornaments, halamang gamot, lahat po yan meron po dito sa bae. Okay, pagitan po ng Victoria, Palawan. Okay, ay dito po yung ating bilihan ng iba't ibang klase pong halaman. Okay, tapos yung pong shock absorbers, yung mga shock po ng ating mga gulong, definitely mahina ang sa e-bike. Siyempre mahirap ilaban niya sa mga lubakan at saka mga rough road na daan. So next ang chassis at saka play rings nito. Chassis and play rings. Kung mapapansin po natin, medyo malutong ang plastic materials na ginamit dito sa play rings po natin, yung pinakakaha natin. Kaya huwag na huwag matutumba o maibabangga ng todo. Baka mag-crack. Pero siyempre may available naman na sa bilihan ng e-bike na kung saan binili ang iyong e-bike. Ang chassis naman o backbone ng e-bike ay matibay naman. Pero again, kumpara sa mga motorcycle, mas mahihina siya. Kaya hanggang dalawa lamang ang pwede mong isakay. Ikaw at siyempre ang iyong OBR o official back ride. Next is batteries. Yes, batteries. Ang e-bike ay napakaraming baterya. Kadalasan, tatlo o higit pa. Ang batteries po ng isang e-bike ay 3 years ang warranty. Kaya ibig sabihin, after 3 years, hihina na yan. At posibleng magpalit ka na. Then, lastly, wiring po niya. Now, sa e-bike, okay naman. Isang bagay lang ang huwag mababasa ang controller po nito. Ito kasi ang puso ng e-bike mo. Kaya mas mainam na ikaw na lang maglinis kaysa ipakarwas mo. Motorwas pala. So, sa honest review po natin tungkol sa durability, siyempre alam natin na disadvantage ang e-bike o nasa con siya. Oh no! Now, number 2. Dumako naman tayo sa ikalawang letter D. Daily consumption. Again, daily consumption. Now, sa puntos na ito, dito po maasahan ang e-bike natin. Kahit pagbalik-balik tarin mo ang computation at ng konsumo o gastos, in terms of daily, monthly, or yearly, di hamak na mas matipid itong e-bike kaysa sa motorsiklo. Siyempre, titingnan po natin gaya po ng una, registrations. Registration. Now, kahit ang pamahalaan po natin ay magpatupad na ng registration para sa mga e-bike pagkatapos po ng pandemic, masasabi po natin na mas mura pa rin ang registration ng e-bike. Kasi unang-una, walang emission o smoke test na gagawin po dito. So, mas mura ang magiging bayad sa registration later on kung sakaling magkakaroon. Ilaw naman. Okay. Rin, next, siyempre yung gasoline consumption. Siyempre, wala namang gasolina ito eh. Go. Paano yung charging cost? Di ba may konsumo din yon? Opo, meron nga po. Pero mura lang. Ito pong sa aking ARS, ayon po sa spec po niya, at napapatunayan ko naman, 14 pesos per charge lang, magagamit mo na at least higit po sa 50 kilometers. Malayo-layo na ang mararating po ng isang complete charge ng iyong e-bike. Now, yung pong 50 kilometers, safe estimation na po yon. Malayo na po yon. Okay, so takbo ulit. So again,
Pag pinag-usapan po yung number 2 na letter di po natin, daily consumption, sa aking pong honest review, advantage po ang e-bike. Nasa proso siya. So, tayo po ay nasa way po ng Palos Baños pa lang. Boundary. Oh, dadako naman tayo sa number 3 ng letter D. Number 3 letter D is detailing and modification. Detailings and modifications. Ano? So, pag pinag-usapan ng e-bike modification, siyempre, napakalaking advantage po ng e-bike. Advantages ito, dahil kasi maraming gayak sa motor na pwedeng gamitin sa e-bike. So, gaya nga po ng modification na ginawa ko sa aking ARS, ano, sa dalawang nakaraang vlog po natin, na number 9 vlog at saka number 10, yung part 1 at saka part 2 ng ating pong ginawang modification sa ating e-bike, ay nakita po natin na napakaganda at napakasarap gayakan ang mga e-bike. Una, hey, Los Baños! Una yung panlabas o external. So, kasama dun yung paglalagay mo ng additional lightings, okay, o spotlight, o paglight pala, side mirrors, windshield, o visor. So, yung bracket ng top box, o kaya additional na slider, pwede po yun. Ano? As long as lalapat doon po sa iyong e-bike. Yan yung panloob o internal power nito. Pwede mong i-modified. Pero marami ako nakitang vlogs na sumubok na o sinubukan lang mag-upgrade sa wattages at saka ampere hours na kailan pong e-bike. Okay. Now, dagdag na batteries. So, yung bilihan ng mga... And so on and so forth. Ano naman? Bukupay. Bili na kayo ng Bukupay. Dito po ang paggawa, bilihan ng Bukupay. Marami hong Bukupay ho dito. But... Pero sa akin personally, kasi gusto kong stock power ang aking e-bike. Unang-una para hindi mawala ang warranty po nito. Pero, pwede pong i-upgrade ang internal power po ng ating mga e-bike. So, with regards po sa detailing and modification sa number 3 natin, para sa akin, may advantage ang e-bike. And lastly, sa ating ika-4 na letter D, ito po yung depreciation and maintenance. Depreciation and maintenance. Ano ito? Now, siyempre, isa sa dapat i-consider sa pagbili ng motor ay ang maintenance nito at yung pong price value nito later on pagka gusto mo lang ibenta. Siyempre, ganun din sa e-bike natin. Ano, alamin mo mabuti ang mga technical, sa mga itanong mo mabuti sa mga technician nito kung paano siya dapat i-maintain ng maayos. Now, ano ba ang ilan sa mga proper maintenance po nito ng ating e-bike? Okay, siyempre, una sa lahat yung battery. Hindi dapat ma-overcharge po ito. Hindi rin dapat na sobrang lowbat. Bawal din gamitin agad ito pagkatapos i-charge. Ipapahinga muna ng at least. So far so good ang ating biyahe. Gamit ang ating NMAX. Ay, NMAX. NWOW. Yun, ang NMAX pala. Ewa kalahat hanggang isang oras. Bawal din i-charge pagkatapos na o pagkagaling sa mahabang travel. Kailangan ipahinga din muli. Kalahati hanggang isang oras. Hindi kagaya ng ordinaryong motor, pag naggas ka, takbo na, biyahe na. Then, pangalawa, ang presyo pag naluma. Presyo pag naluma. Pareho din sa mga motorsiklo, mababa na ang bentahan nito. O baka mas mababa pa nga ang e-bike. O baka mas mahirap ang ibenta sa mga taong alam ang lifespan ng battery nito. Pero kung slightly used naman at ibebenta mo na, siyempre panalo din naman ang bibili dahil sa katipiran nito. Now, sa panghuling bahagi ng depreciation and maintenance na letter D ay siyempre pag-uusapan din yung pyesa. Madami ba? Marami bang makukuhanan o mabibilan? Now, siyempre depende sa brand na bibili mo. Siguraduhin mo na hindi fly-by-night ang company nito na ngayon may naka-display pag bumili ka. Pagkatapos pagkabili mo kinabukasan o makalawa ay nagsasara na, nawala na. Now, ang NWOW, matagal na po sa industriya ng e-bike dito sa Pilipinas. Subok na ang e-bike nila. Now, siguraduhin mo lang na hindi po pa-phase out ang bibili mo. Pero again, disclaimer po, no, hindi ho ako endorser ng NWOW Electric Bike. So,
Ang bottom line, pag pinag-usapan po natin yung maintenance and depreciation ng ating e-bike, masasabi ko po na this time pareho lang yung advantages at saka ang mga disadvantages po nito. So, ang ano po natin, ang power natin ay wala pa sa kalahati. Okay, so wala pa sa kalahati. So, ibig sabihin, may pag-asa tayo makabalik. Okay, so titingnan po natin ang ating oras mamaya. So, dediretso na po tayo ng ating ride. Let's go! Yun, ako ganun. So ayan, I hope marami tayong natutunan sa ating vlog ngayon. Now, ang problema ko nga po ay pagkatapos ito pong ating biyahe na to ay nalubatan ako. Opo, tumirik po ako sa gitna ng daan ay nang bandar. At imbes na makabalik ako ng pila ay inabot ako dito lamang sa bae, sa may mga halamanan o bilihan ng halaman. At meron pa pong 11 kilometers pa ang aking tatakbuhin para makauwi ng pila. Pero hindi na po kinaya ng ating e-bike, ano? Kaya naghanap mi ng macha-charge dyan. At salamat sa Diyos sapagkat may nagtiwala po sa akin at ako ay pinayagang maki-charge. Opo. Opo. Sana ako nalobatan ako. Nakana po, cellphone? Hindi, i-bike ko nalobat. Pero alam nyo, sa bawat trials po ng ating buhay, sa mga pangyayaring dumarating po sa atin, meron pong blessing in this, guys, po dito. Na, ito pala yung blessing. Habang nag-charge ako, ay nakapag-share din naman ako ng salita ng Diyos doon po sa pamilya na kung saan nakicharge ako ng aking e-bike. Sir, po, sir, now, naging kagalakan din nila ang aking pagbabahagi. At at the same time, nakapagbigay ako ng lagbip na 100 pesos sa halos 40 minutes na charging na aking ginawa sa aking e-bike. Nagpasalamat ang marami at nagpatuloy na makabiyahe pagkatapos. 1 hour later. Armalin, thank you pa! Thank you pa, God bless pa! Bye-bye. Kita tayo ulit. Ha? Okay. Pero, sad to say, ang lahat ng aking action cam ay nalobat din. Kaya, doon sa huling 11 kilometers sa bahagi ng ating vlog ay hindi na ako nakakuha ng video at puro picture na lamang. At ang natitirang video ay yung doon sa video ng Really Video. Ilan lang pong natira. So sa atin ang pagtatapos, shoutout po sa lahat ng ating mga subscriber.
sa lahat po ng nanood ng ating pong vlog na ito, sa lahat po ng nag-like at saka nag-share, ito po muli si Pastor Man na nagsasabi po sa aklat po ng Proverbs ay ganito po sinasabi, Proverbs 21 verse 31, "The horse is prepared against the days of battle, but safety is of the Lord." So kahit po tayo po ay nag-iingat, hinahanda po natin na maayos ang ating po mga motorsiklo o namang gamit po natin sa ating transportasyon. Pero ang Biblia po nagsasabi na tanging ang Panginoon ang higit po na meron pong kakayanan na mag-ingat po sa atin. So tayo po yung manalangin lagi bago tayo umalis at bago tayo po mag-ride sa ating po mga sasakyan. So muli, God bless po sa